Isang malamig na umaga po sa bawat isa. Kayo po ba ay gising na? Okay, at again, it's the first Sunday of the month at talagang lasap na natin ang simoy ng hangin, ano po ba? Okay. And everyone, I believe is right now excited for the coming months. At siguro magkakaintindihan tayo kapag sinabi natin na mas excited tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba 'yon? Pwede ba palakpakan po muna natin ang Panginoon? Hallelujah. Now, we will start to the message for about the Lord. Okay, pero hayaan niyo po, batuhan ko po kayo ng isang challenging question. Ito po ay aking tanong. Saan ka dadalhin ng iyong pagsunod? Naisip niyo na ba 'yon? Ano ba ang ending nito ng aking pagsunod? And marami po nagtatanong, ano ba ang ending? Bakit ba ako sumusunod sa Lord? Bakit ba ako sumusunod sa magulang ko? Bakit ba itong kailangan kong sundin? Now, what we are looking right now is when we obey, we are looking unto great result. Amen po ba? Kapag tayo daw po ay sumusunod, we are aiming for great result. Yan. Okay. Kapag pala lagi mong ginagawa ang isang bagay, okay? Lagi mong ginagawa ang isang bagay at namamaster mo na ito. Ayan, namamaster mo na. Nakita niyo po, master na nila 'yon. Siguro it took only 2 seconds. Alam niyo po, nagpalit po sila ng gulong, 4 gulong, ha? Okay, kayo po ba yung mga tatay dito pag nagpapalit ng gulong, ilang araw ba? Okay. Ito po nagpalit ng gulong around 2 seconds lang. Pag salpak ganun ng sasakyan, pak, alis kagad. And it will take a lot of training, a lot of obedience para po ito ay marating. Okay. So, kapag pala lagi mo itong ginagawa, merong magandang resulta para po sa ating buhay. Okay, sa trabaho, sa pamilya, maging sa ministeryo. Kapag lagi mo itong ginagawa, magiging automatic na po. So, ang ating pag-uusap ngayon, the title of our message for today is that obedience with humility will return great result. Obedience with humility will return. Merong balik. May return of investment. Ano daw po ang return? It will return great result. Ang ating pong message, ang ating po pag-uusapan ngayon, it will be coming from Matthew chapter 21, verse 1 to 11. At habang hinahanap po natin yan sa ating mga Biblia, let me invite you for a short prayer. Father God, we thank you for this morning. Kasi tinitrain mo kami, kasi tinuturuan mo kami, Panginoon Diyos, and how to live this life in obedience with humility. Panginoon, nais naming magpalalim pa sa inyo, nais naming matutunan ang kalooban mo, Lord God. Be with us this morning at haya mo sa aming pag-uwi, bauna namin, Panginoon, ang magandang mensahe mo sa umagang ito. This we pray in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Pwede ba palakpakan po muna natin ng Panginoon? Ayan, we must take note that as believers, the Lord is intending this life to be great. Gusto ng Panginoon na ang buhay natin ay may pupuntahan. Bakit siya nagbibigay sa atin ng mga commands? Bakit siya nagbibigay sa atin ng kanyang salita? Upang pagdating ng panahon that in this lifetime, mararanasan natin ang resulta ng ating mabuting pagsunod. Kagaya po ng ating pag-uusapan dito, how the disciples were trained and how they obeyed and obtained great result even at the last days of Jesus here on earth. Ang nangyari po nito is around 5 days bago po ang crucifixion ni Jesus Christ. Let me read it to you. In Matthew chapter 21, verse 1 to 5. Okay, dun muna tayo. Now, when they drew near Jerusalem and came to Bethpage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord has need of them,'
and immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, "Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, a foal of a donkey." Ito po, marahil alam na alam niyo na po ito. Ito po yung pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa lugar ng Jerusalem. And he is coming from Mount Olives. He is coming from Bethpage. At sa kanya pong pagpunta, he left the town for almost 3 years. Bakit po? Sapagkat siya po ay nais arestohin, nais po siyang dakipin ng mga tao doon at nagministeryo po siya doon sa mas malayo pa sa Jerusalem. And this time, Jesus was fulfilling a promise. Jesus was fulfilling a prophecy. Sa atin po, binabasa na lamang po natin ito, ay ito pala yung ginawa niya. Ito po ang nakasulat sa Zechariah. Ito po ang nakasulat sa Isaiah. It was written 558 years ago. Pero ngayon, during that time, Jesus was actually fulfilling a prophecy. Very specific. Lahat po nung kanyang ginawa is actually fulfilling a prophecy right at that very moment. So what we can learn, obedience with humility will return great result that God gives specific instructions to His followers. God gives clear instructions to His follower. In Matthew chapter 21, balikan po natin, "Now when they drew near Jerusalem and came to Bethpage at Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, 'Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me.'" God's instructions are definite. Amen po ba yun? Definite, very clear. Hindi na po natin makikita na ito ay may paligoy-ligoy pa. Kapag nabasa po natin, it's only ito na, or ang opposite nito ay malayo na doon. Halimbawa, mayroong sinasabi sa atin ng ating mga magulang na huwag mong gagawin ito. Kasi pag ginawa mo ito, merong mangyayaring hindi maganda. Just like in the case of Jesus, he was saying clear instruction. Sabi niya, pumunta ka doon sa Bethpage at the Mount of Olives. Sabi, punta ka doon sa village. Immediately, you will find a donkey, a colt, and loose them and bring them to me. Alam na naman ito ng Panginoon bago pa mangyari yon. Pero sinasabi niya doon sa mga disciples na hindi na po nagtatanong. Marahil, ako po'y naniniwala that all throughout the 3 years of their training, at ngayon papasok na ang Panginoong Jesus to fulfill His promise, His crucifixion, narito na, na-train na itong mga disciples na ito. Hindi na po sila magtatanong. Bakit? They found out that Jesus is the real Messiah. Hindi na sila magtatanong ng kung ano pa mang bagay. Bakit? Alam po nila, kapag sumunod sila sa Panginoon Diyos, hindi po sila mamamali. Jesus did spend time with His disciples para maintindihan ng mga disciples that Jesus meant no harm for us. Hindi po siya naghahangad na tayo ay mapasama. Hindi po siya naghahangad na tayo ay maging liko sa ating pamumuhay. Ang hangad ng Panginoon that we will maximize His presence all throughout our lives. Na ang kanyang presensya, mga kapatid, nais ng Panginoon na ang buhay na ito, ninanamnam natin ang kanyang presensya. Ang tanong, pag tayo po ba pagising sa umaga, ang hinihanap po natin ang presensya na agad ng Panginoon? Or maybe we are looking for something else. Kaya sasabihin natin pagising sa umaga, parang ang bigat-bigat ng aking buhay, ang bigat-bigat ng aming pinagdadaanan. Remember this, mga kapatid, the more we spend time with God, the more we deepen our faith, it means the more we capitalize on God's unlimited power. The more we spend time with God, the more we capitalize on God's
unlimited power. But if we do not turn to God, ito naman po ang kabaliktaran. Satan capitalizes on our weaknesses. Ito na po ang siguradong mangyayari when we turn from the Lord, yung kanyang instructions, kahit na saglit lang. Sabi po dito, Satan capitalizes on our weaknesses. In 1 Corinthians chapter 10, verse 12, "So if you think that you are standing firm, be careful that you don't fall." Ito po ay isang napakaganda paalala sa atin. If you think you are standing firm, be careful that you do not fall. So what do we have to do? In James chapter 4, verse 7 and 8, "Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you." Sabi po dito, huwag nating iisipin na tayo ay nakatatayo ng maayos. Huwag po nating isipin na ang ating nalalaman sa Biblia na kapag ating ini-apply, tama na yun. Yung hanggang sa isip lamang. Yung ginagawa nating panandalian, yung panandalian, nagiinit tayo na nakikita natin, "Yes, I am so excited today to do it." Pero kung hindi naman po natin ito tinatayuan hanggang doon sa loob ng ating puso, somehow, baka po tayo po ay mamali rin. Or somehow, we might not be able to resist temptations kapag hindi nanuot sa puso ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. And what else? When God is making clear instructions, He also chooses the right people for the job. Alam niyo po, ako po'y naniniwala marahil ang mga taong ito dati ang kanyang inutusan, marahil it is Peter and John. Wala naman pong sinabing pangalan, wala pong sinabi kung sino po sila. Maybe it is Peter and John na lagi po niyang kasakasama. Pero alam niyo po, ano po ba ang ugali ni Peter before? Parang sinasabi niya, "Ako ang master dito. Ako ang marunong dito." Remember, he was a fisherman nung kanya pong kinausap ang Panginoong Jesus. "Wala akong mahuli. Wala akong mahuli." Pero sabi ni Jesus, "Okay, put the nets on the other side." Sabi niya, "Hindi dyan. Alam ko yan, walang huli dyan." Pero nung binagsak ni Peter yung nets, nagulat na lamang si Peter. Sabi niya, "Bakit niya nalaman yun?" Nagulat siya, "Bakit niya nalaman yun?" And from that day on, namamangha na si Peter sa mga ginagawa ng Panginoong Jesus. Maybe, ako po'y naniniwala, kapag ipinagkatiwala mong buong buo ang iyong buhay, kasi nakikita mo nang may mga magagandang nangyayari sa iyong pagsunod, marahil kagaya ka na rin ng mga disciples na ito. Even though Jesus is telling them to do some things na hindi nyo ba napansin, all throughout the 3 years, dito lamang po sa verse na ito na nakita natin kumuha ng sasakyan ng Panginoon Diyos. All throughout the 3 years na siya po ay umiikot-ikot doon sa Bethany, doon po sa Capernaum, okay, look at the Bible, wala naman siyang sinakyang ibang hayop. Pero dito lamang po, because Jesus was fulfilling a promise, hindi po alam ng mga disciples, ano po ba itong inuutos niyo sa akin, Lord? Pero dahil sila po ay nagtitiwala sa Panginoon Diyos na siyang nagbibigay ng tunay na kaligtasan, susunod sila kahit ano pang sabihin ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, was there any point in time na tayo ay, siguro nabasa mo sa salita ng Diyos, mga bagay na kailangan mong isuko sa iyong buhay, tapos pag tinitingnan mo, parang imposibleng mangyari. Parang namang imposibleng mangyari. Babalik pa ba yung asawa ko na matagal na akong iniwan? Parang imposibleng mangyari. Sabi, "Hindi, sige, dumiretso ka lang. Basta huwag kang titingin sa kaliwa, huwag kang titingin sa kanan, dumiretso ka lang, sinisigurado sa inyo ng Panginoon, pagpapalain niya ang buhay mo." Did that happen to you, mga kapatid? Dito po, habang sumunod ang mga disciples, hindi man nila naiintindihan kung ano ang utos ng Panginoon Diyos, but they submitted to God's will.
Tuloy-tuloy po tayo. And number two, when we obey God, God does not put trouble to those who obey. Okay? God does not put trouble to those who obey. Hindi daw po nagbibigay ng stress ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Nakaka-stress po ba ang sumunod sa Diyos? Minsan nakakatawa na po. Teka muna, kailangan ba mag-donuts ako? Gigising ako ng alas 4 ng umaga, tapos pupunta po ako sa simbahan. Pero sabi po dito ng Panginoon, okay, this is what I have learned, this is what the story is telling us. God does not put trouble on those who obey. In Matthew chapter 21 verse 3, sabi po dito, if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them. And immediately, He will send them. Hindi ka po may stress, bakit? Kasama na ng kanyang utos ang kanyang pangako. Sabi niya, kapag may nagtanong, sabihin niyo, pinakukuha ko. Kapag may nagtanong, bakit mo inaantay yan? Ba't mo kinukuha yan? Pag may sumita, sabihin mo, pinakukuha ko. Ito po ang nababasa natin sa context. Ano po? At sinabi rin ng Panginoon, sabihin nyo, ibabalik rin natin pagkatapos. Very clear, very specific, at dahil kinukumpleto ng Panginoon ang kanyang utos, maging ang kanyang pangako. Mga kapatid, kung tayo po ay nagtitiwala ng lubos sa Panginoon, hindi po ito nakaka-stress. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. In Proverbs chapter 10 verse 22 says, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble in it. The blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble in it. Kapag tayo daw binigyan ng utos ng Panginoon, kapatid, ngayon pa lamang, tanggapin mo na ito na isang pagpapala. Sapagkat kung ito ay iyong sinunod, meron na tong kasunod na blessing. At hindi ka naman po may stress. Ang tanong, ako po noon, nung ako po ay nandun pa sa kasalanan. Ayan, okay. Nandun pa sa kasalanan. Nandun pa ako sa mga bagay, marahil na aking mga pinagdaanan. Alam niyo po, yung pag-iwas sa bisyo, ito po ay nakaka-stress din sa akin. Alam niyo po ba yan? Ito po ay nakaka-stress. Siguro makaka-relate po tayo. May-stress ako, sasabihin ko, Lord, ayokong isuko ang paninigarilyo. Bakit? Stressful sa akin. Baka mamatay ako. Meron po bang ganun sa atin? Sasabihin, nakaka-stress yun. Ihihinto mo. Minsan, inuubo ka na. Ganun pa rin ang ginagawa mo. Wala kang tigil. Until such time that I found out, ano po ba ang nilalaman ng sigarilyo? Ito lamang po ang nagbukas sa aking isip, and God has been, sabi nga, napakagaling ng Panginoon kasi ito po ang nire-remind niya, and it might teach us some lesson today. Sabi nga, for a cigarette, para, ang sabi dito, no, a cigarette has 4,000 chemicals in each of every smoke. There are more than 4,000 chemicals in each every cigarette smoke. Kung ang isang stick pala ay iyong nahit-hit, nahit-hit mo na yung 4,000 chemicals na kasama nun. Sabi ko, oo nga, no. Pag hihinto ko, may stress ako. Pag 4,000 chemicals, hindi ka nai-stress? Naisip po ba natin yun? At ano-anong chemical na ito will it help you? Ano-ano po bang chemical ito? Number one, ammonia. I will just name, hindi yung 4,000 ha, kasi baka naman hindi tayo matapos. Ammonia, it is used to increase the absorption rate of nicotine. It's also used to clean your toilet. Helps to treat waterways and is a key ingredient in liquid fertilizer. Imagine, yung ammonia, ito po ay panlinis ng CR. Tapos, hinihit-hit po natin, ano? Arsenic, it is used as a pesticide on tobacco plants. It remains in the resulting cigarette. If you have a rat problem in your home, you can use arsenic to kill them. Dinalagay mo sa iyong sariling baga ang pampatay mo sa daga.
Next is cadmium, a metallic compound that tobacco, ito maganda po ito, no? That collects from acidic soil. It is the battery in your cell phone. Is your battery or in your cell phone low? Use cadmium to recharge it. Yung paghitit mo daw po na sigarilyo, meron ka nang nilalagay na chemical sa yung baga na pwedeng pan-charge ng cellphone. Kung gusto nyo pong meron kayong pan-charge, dagdagan pa po natin. Ano po? Okay. But it is true. Okay? What else? Ano daw po ang nandito pa sa sigarilyo? One stick of cigarette. Formaldehyde. Ito naman po ay napakagandang pang-preserve. It is a byproduct of cigarette smoke. This colorless gas is commonly used to preserve the dead bodies of the burial. Pampreserve. Kala ko pampreserve ng gulay. And what else? Acetone, okay? Another byproduct from burning a cigarette, it's also found in nail polish remover like ammonia. It is also used to clean toilets. What is my point, mga kapatid? Ano ba ang gusto mo, yung mai-stress o yung hindi ka mai-stress? This was what I was thinking before. Kapag isusuko ko ito, mai-stress ako. Pero alam niyo po, naunawaan ko, kapag ikaw pala isusunod sa Panginoon Diyos, ito ang walang ka-stress-stress. Amen po ba yun? Palakpakan nga po natin ng Lord. Walang ka-stress-stress. Bakit? Ito po ang walang stress. Pakita po natin next picture. Iyan. Pipiliin po natin ang may stress tayo, siyempre. Walang stress yung malinis ang baga. Pero kapag ang baga mo ay kagaya na nito, sabi ko, Lord, hinto ko na. Hinto ko na lang. Okay? What's my point? God, when He blesses, He adds no trouble in it. Mga kapatid, mapalad ka kasi sumusunod ka sa Panginoon Diyos at hindi mo na mararanasan ang mga bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, maganda yung sumusunod, lumalakad tayo para sa Panginoon, nalalaman natin na ang Diyos mismo ay merong pag-iingat sa ating sariling katawan. Amen po ba yon? Tuloy-tuloy po tayo. In Numbers, sige, palakpakan natin ng Lord. Minsan mahirap, ano po, yung parang akala mo yung pag-iwas mo sa bisyo, pag-iwas mo sa kasalanan, parang iniluluhod ka na ng sitwasyon, parang ang nakakaawa-awa ka na kasi inialis mo yung hindi magandang ginagawa. Pero kapag ito po ay nalampasan mo naman, sinisigurado ng Panginoon, mas magandang buhay ang ating mararanasan. Number three, God knows how to resolve conflict. Kapag ang Panginoon daw ay nagbigay ng instruction, alam na ng Diyos that there will be conflict, that there will be situations na sasabing hindi natin kakayanin. Eh, totoo naman. We only live by grace. We only live by God's wisdom. He knows how to resolve conflict. Marahil sinabi ng mga, nag-iisip na yung mga disciples, teka muna, pupuntahan ko, paano nga kung may-ari? Lalo pa dito sa Cavite, kapag ikaw kumuha ng tali, kapag kumuha ka po ng tali, meron kang kinuhang tali at nakita mo po baka, asahan mo po yung pamilya, yung angkan nung may-ari ng baka, yung lulusob na sa bahay mo. Hindi po ba? Pero sabi na dito, kapag merong nagsabi sa inyo, sabihin nyo, ako ang nagpapakuha. Sometimes sa ating pong buhay, marahil iniisip natin, Lord, susunod ako sa iyo, paano po yung pamilya ko? Paano na lang yung trabaho ko? Hindi ba alam ng Diyos na kapag ikaw ay sumunod, nagbigay ka ng oras sa Panginoon Diyos, hindi ba alam ng Diyos na merong pamilya na may magugutom? Hindi ba alam ng Panginoon na kapag ikaw umaalis ng eksakto sa iyong opisina at ikaw ay pumupunta sa gawain na alam naman natin nalulugod ang Panginoon Diyos, hindi ba alam ng Panginoon na ang trabaho mo na iyong pinagpapaliban, wala ka namang, hindi ikaw na may gumagawa ng tama, hindi ba alam ng Diyos na kinakailangan mo pa ng ekstrang pangangailangan para sa pamamahay mo? When I was called by God, ito rin po ang aking sitwasyon. Sabi ko, paano ba, Lord? Susunod ako sa iyo, pero may magugutom na pamilya.
Yun ang iniisip ko noon. Hindi ko po naaalala, sabi nga, ang sinunod ko ay ang hari ng mga hari. Ang aking sinunod ay ang Diyos ng mga Diyos. Minsan po, sa isa pong mga Bible study, and most of the time, this is happened to me. Ako po ay nasa labas, nagba-Bible study. Isang grupo po, masasaya. Siyempre, kapag salita ng Diyos ang iyong inilalatag, minsan magte-text ang aking wife, "Daddy, pag-uwi mo sa bahay, ito na ang huling bigas na ating kakainin." Eh, sumunod ako sa Lord eh. Minsan may ganun, te-testingin ka. Pero sa kabila po ng lahat na aking pong nalalaman, magte-text, sabi parang, ano ba yung nakaka-stress sa akin? Pero sabi ng Lord, "He will not put stress on me." Bakit? Kasi naglilingkod ako sa Diyos. Magte-text back na lang ako sa misis ko, "Sige, mami, huling bigas. Pero pag uwi ko, baka pwede isaing mo muna bago ko kainin." Yun na lamang po lumalabas sa isip ko. Tuloy-tuloy ang aking pong paglilingkod, tuloy-tuloy ang aking pagba-Bible study. Pero alam niyo po, ni minsan, mga kapatid, hindi po pa kami ginutom ng Panginoon Diyos. Ni minsan, sige po, palakpakan natin ang Lord. Uuwi ako, pagkatapos ng mga gawain, uuwi ako. God knows everything in my life. God knows everything in His followers. Alam niya, napapangalagaan niya, at alam niya ang pangangailangan. Uuwi na lang ako sa bahay, meron na akong daladalang supot. "Mami, eto na bigas. Eto na ang bigas. Eto na may ulam. Eto na ang bigas. Iluto mo na." Tapos bubuksan namin yung kalan. "Daddy, wala nang gas." What's my point? Alam niyo po, ako po ay may panganay na anak. He graduated nang hindi po naghumihinto sa trabaho. During my years of serving the Lord, hindi po na-miss ng aking po mga anak ang tuition fee. Ibig po sabihin, God has already provided everything for my children's education. Ganun po, nag-aalaga ang Panginoon. And because God is surely supporting His followers, supporting His people, dahil nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos, meron ka ng quick answer. Masaya na akong nakakasagot, sige, okay lang kung wala. Because I know that the Lord will provide for us. And number four, tuloy-tuloy po tayo, our daily practice of faith will empower us to victory. Our daily practice of faith will empower us to victory. Ito po ang ating pinakahihintay sa ating buhay. Pag tayo daw po ay sumusunod sa Diyos, yung sunod-sunod na araw-araw, lagi mo itong pinalalago ang iyong pananampalataya, your daily practice of faith will empower us to victory. Sabi po dito, In verse 6, so the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt and laid their clothes on them and set him on them. Ano po ang nangyari? Dahil ang mga disciples mapayapang sumunod. Every detail, they obeyed the Lord. Ano po ang ginawa? "Lord, eto na. Merong nanay na donkey, merong isang donkey na maliit. Lalagay namin ang aming mga coats dito sa donkey ito. Choose wherever you want." Dalawa po yung donkey, hindi ba napansin? Dalawa po yun. Isa yung nanay, isa yung anak. Nilagay nila yung kanilang mga coats. Wala nang tanong-tanong. Nilagay na lang yung mga coats. "Lord, this is what you asked for." And Jesus sat on them. He sat on them. Jesus sat on the donkey. Yung pong mas bata, kasi yung po ang nandun sa prophecy. What's my point, kapatid? Kapag tayo daw tuloy-tuloy na sumusunod sa Panginoon Diyos, sinisigurado na ng Panginoon, sasakay siya sa lahat ng ating ginagawa. Amen po ba yun? Ibig sabihin, lahat ng iyong aspirations, lahat ng mga pangarap na ibinabagay sa'yo ng Panginoon Diyos, kasi sanay ka ng ginagawa ito araw-araw, mga kapatid. Hindi one time,
Hindi kapag may season lang, hindi kapag linggo lang, ibig sabihin araw-araw ito ay ginagawa mo na sa iyong buhay. Magtiwala ka Panginoon, magtiwala ka kapatid, ang Panginoon ay sumasakay na sa lahat ng iyong ginagawa. Ibig sabihin, pagpapalain niya ang lahat ng iyong ng gawa ng iyong kamay. Amen po ba yon? Of course, the Lord knows what will happen. The Lord knows everything in our heart. Kaya nga naman, He was just fulfilling a prophecy at ginagamit po niya ang kanyang mga anak upang matuloy ang kanyang plano. Ganun din po sa ating buhay. When God instructs us, He is giving us good instruction for everyone so that His plan will be made good. Ito naman po, ang susunod mga verses, I hope you can take note of this. Tingnan po natin, ito po ang mangyayari kung ang Panginoon ay kilala mo lamang sa isip at kilala mo lamang sa gawa at wala po sa puso. Let me continue in verse 8. A very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitude who went before and those who followed cry out saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he had come to Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? Who is this? So the multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Ulitin po natin. Who is this? The multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Mga kapatid, there were two kinds of people in this story. Those people who know Jesus by heart, just like the disciples. Kasi alam ko, galing sa puso, susunod ako, pikit mata. Because I don't know what lies beyond. Pero dahil sinabi mo, para sa ibang tao, marahil, this is insane, this is crazy, pero susunod ako. Ito yung mga disciples. Ito yung sumunod na dalawa. Pero merong great multitude. Take note, there is a great multitude. Very great multitude. Kasabay ni Jesus Christ na pumupunta sa Jerusalem, what were they doing? Naglalagay rin sila ng coat, ng cloak. Naglalagay rin po sila. They were even cutting palm trees. Naglalagay rin doon. They were shouting what was written in the Bible. Hosanna, Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Ano ibig sabihin nun? Lord, save us. Pero pag tinanong mo, sino yan? Ang sasabihin lang sa'yo ang pangalan at ang address ng taong nakasakay sa donkey. Jesus, a prophet from Nazareth. Ito po ang malungkot minsan, ano po. This very great multitude, it was estimated to be more than the 5,000 whom Jesus fed. Bakit po? Kasi itong first day of the week, ito po ay puntahan na ng lahat ng mga tao from all over the nations, lahat ng mga galing sa ibang bansa, nagpupuntahan na po sa Jerusalem. Bakit? Kasi Passover. Ito lamang po ang kadadaanan ng mga tunay na mga Hudyo. Ito lamang po ang dadaanan at kasabay na po nilang dumadaan si Jesus Christ. He was riding on a donkey. The Jews were waiting, patiently waiting for the real Messiah. Alam po nila ang salita ng Diyos. Sinasabi nga nila eh. Nakikita na nila. In their minds and in their work, they know
the Messiah is coming, but inside their hearts, ito lamang pala ang pagkakilala nila dun sa nakasakay sa donkey, Jesus, a prophet. Sa madalit sabi, mga kapatid, marahil itong dahilan bakit pupunta na doon ng Panginoon, kasi He has to fulfill a promise, but deep inside His heart, His own people has rejected Him. Tayo po, mga kapatid, as we learn today, ano ka doon sa mga klase ng taong iyon? How much of your knowledge of Christ do you have in your heart? Siya ba ay Diyos lamang kapag tayo ay meron? Siya ba ay lagi mong pinupuntahan kapag tingin mo kaya mo pa? O maybe pag iniisip mo na I am already at the edge of my life, baka tatakbo na ako sa iba. Baka magtitiwala rin ako sa iba. At ang tingin ko na lang kay Jesus, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya ang sitwasyon ko. It is written in Matthew chapter 15, verse 8 to 9. Alam na rin ni Jesus ang mangyayari. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Nawala na sa eksena ang Diyos. Mas inuuna na ang teachings of men, the commandments of men. Kapag nagkakasira na ang pamilya, pag maayos lang ang pamilya, sige, doon tayo sa Lord. Pero kapag nawawala na sa hulog ang relasyon sa pamilya, sino na ang nagiging Diyos? Sino na ang nagiging Diyos? And there is a message from the Lord in Matthew chapter 10, verse 32 to 33. Whoever acknowledged me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. But whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven.